issue plan nito mga sir, yung kanyang tensioner. Ayan, makikita nyo yung tensioner ko na awak. Pinapili ko na rin sir na ngayon. Magandang araw mga sir, huwag gabit na naman yung ating gagawin, scooter naman. Issue plan nito mga sir, yung kanyang tensioner. Ayan, makikita nyo yung tensioner ko na awak. Pinapili ko na rin sir na ngayon, tensioner. Itong tensioner na to, ito yung pang wave 125. Kung makikita nyo yung ano, yung kanyang tensioner iba. Ganito yung ano, yung pinabili ko kasi mas matibay ito mga sir. Tapos ngayon start natin yung motor para may parinig ko rin sa inyo. Start mo natin. Itong motor na to mga sir, 7 months pa lang to. Pero ano, umiingay na. Ngayon ayaw i-warranty ng ano ng kasang pinagkuhanan niya. Yan, dito tayo sa may part ng ano ng magneto. Tapos itututok ko yung camera kaso hindi nga lang masyadong rinig kasi malamig pa yung makina. Lalo pagka mainit yung kanyang makina, diyan yun ang marinig na parang may ano, may parang typewriter yung kanyang tunog. Same lang din yung issue ng mga ano, yung mga sa Honda Click. Kaso ito naman Honda Beat. Bibira ako na encounter ng problema ng Honda Beat pagdating sa tensioner. Ayan. Ayan. Pinatingin niya to sa kasang pilunta niya kaso ang nire-request sa kanya baba makina, palit to sigonyal, buong assembly. Di mapapalaki daw yung gastos niya eh, samantalang 7 months pa lang yung unit, pasok na pasok pa sa warranty. Ayan. Ah, diba? Nakainig nyo na. May ingay na. Ayan, yun yung ating gagawin mga sir. Magpapalit tayo ng tensioner. Yung tensioner sa ating mga sir, pasok sa warranty. Kaso nga lang, matatagalan yung pag-warranty natin. Kaya nag-decision si sir na bumili lang siya ng tensioner niya. Nabili niya ito ng 1-1 kasi yung pang Honda Beat talaga po na tensioner nasa 600 lang yan. Di konti na lang ang mga idadagdag mo, bili mo na yung pang wave, at least mas matibay po yun. Yan, mas malaki siya, tapos mas makapal yung kanyang tensioner saka yung spring. Yan, ito yung lalagay natin bago natin ito maisal. Pag tatanggalin muna natin itong kanyang upuan, yan, tatanggalin muna natin ito saka ito. Tatlo lang naman yung tornilyo nito mga sir. Basta pagkatanggal nitong cover na to, isa rito, tapos isa dito. Siyempre tatanggalin nyo rito ano, yung cover ng ating tangke. Ay, tatanggalin ko na ito mga sir. Ayan mga sir, natanggal ko na yung kanyang upuan. Ayan yung tunog ng kanyang makina. Ay, bukod dun sa ano, sa nagitik kasi sa bit normal lang na may walang itik. Yung parang typewriter yung narinig niyo dyan. Yan lang issue ng tensioner pagka ganun po yung kanyang tunog. Ngayon kapag once na magpapalit yun ng tensioner, hindi siya tulad ni Honda Click na pagtanggal mo lang ng throttle body, pwede mo na siyang tanggalin yung tensioner. Dito mga sir, hindi mo siya matatanggal lang basta-basta. Tatanggalin mo natin yung throttle body, tapos yung cover nito, itong black. Yan, tatanggalin din natin yan para mailabas natin yung tensioner. Okay, i-open na natin yung makina kasi tatanggalin natin yan at hindi natin pwede siyang painitin.
Yan, dito mga sara, ito lang yung ating katanggalin. Kaso bago natin yung matanggal, may mga tornilyuhan pa rito. Isa dito, isa sa kabila, tapos meron din dito. Tapos siyempre tatanggalin din natin yung tornilyo dun sa may, ano, sa may cover ng ating pan para mayangat natin to. Kasi tulad ni Honda Click, na pagka lihis mo pa lang ng throttle body, saka mo na piling tanggalin kaagad yung kanyang yung tensioner dito, si Honda Beat, tatanggalin pa yung cover. Ito mga sara, tanggalin nyo to. Yan, tapos isa pa ito, saka yung 10mm dito sa may gilid. Yan, tanggalin nyo rin yan. Tapos dun sa may kabila, meron ding tornilyuhan dito na parang ganito. Tanggalin nyo rin yan para maiangat nyo to. Yung baba na cover nito, huwag nyo nang tanggalin yan. Kaya nga tatanggalin natin to dahil yung kanyang ano, yung tornilyo, hindi natin matanggal, saka hindi na rin natin mahuhugot yung tensioner hanggat natin ito tinatanggal. Yan, ito yung kanyang tensioner. Yan, nakita na natin yung kanyang tornilyuhan para matanggal natin. Nagamit tayo ng 10mm. Pero bago nyo ito tanggalin mga sir, dapat unahin nyo muna to. Kasi pagka ito na yung inuna nyo at nailabas nyo na yung tensioner, may hirapan na kayo magtanggal dito. Yung kanyang stock na tensioner. Yan, ito yung stock na tensioner ng Honda Beat. Tapos ito naman yung pinabili natin na ano, na tensioner ng pang Wave 125. Yan, sabi sa Honda, hindi raw parehas, pero ito, yan, parehas na parehas po yan. Dito kayo magbabas yan. Sukat dito, saka yung sukat dito. Tapos ipantay nyo dito. Ayan. Mas makapal ito mga sir. Kaya mas maganda ito mga sir na gamitin. Okay, lalagyan natin ito mga sir. Tapos ito, huwag nyo kalimutan itong ano, itong gasket na ito. Tapos tatagalin na natin to kasi yan yung stopper ng ating ano, tensioner.
Tapos ipitan natin ng konti. Yan, huwag masyadong sobrang higpit kapag nag-higpit kayo nito. Kasi baka hindi na mapaikot ni stator si makina kapag sobrang higpit nito. Tatanggalin natin to. Kasi pagka bibili kayo ng bagong tensioner, hindi kasama lagi ito. At pwede na natin i-break yung cover niya. Bit ng tensioner sa Honda Beat. Kahit kayo mga sir, kaya nyo itong gawin. Ngayon kung sakaling dito, kasi magre-reset kayo mga sir pagka nagbaklas kayo ng mga sensor, gawin nyo na lang kung sakaling ayaw nyo mag-reset, tanggalin nyo po yung battery para hindi hindi na kayo mag-reset. Tanggalin nyo na lang yung battery. Pero kung sakaling pwede naman kayong mag-reset, tutusukin nyo na yung yung sensor sa baba tapos sakit dito. Yan. Parehas lang din ng procedure ng ng Honda Click. Okay, pabalikan natin yung kanyang upuan at testing natin siyang pa-andre mamaya. Oh, yan mga sir, nilagay ko na yung upuan niya tapos yung cover, lahat na okay na. Bali titesting naman natin siya pa-andre. At lilipat tayo sa may kabila. Ayan.
Bali, okay na. Ganyan sa isga, ganyan na.